wakas ang musika sa loob ng bar. Naninibago si Ana Maria dahil hindi ganito ang mga nakasanayan niya noong panahon nila. Mas wild na ngayon ang mga kabataan. Napapasimangot siya dahil nakaalis na halos ang mga kababaihan sa suot ng mga ito. Napalunok siya nang makasalubong niya ang grupo ng mga babaeng labas ang mga pusod. Maiiksi ang mga short at pulang-pula ang labi. Ganito na ba sa future? Diyos miyo itong mga batang ito? Hindi ba sila kakabagin? Napatingin sa kanya ang isang babaeng kulay asul ang buhok. Mahikaw pa ito sa ilong. Tinitigan ito ang kanyang suot-suot na damit. She's wearing an old-fashioned pink dress from 1970s. Ito ang suot niya noong 1984 nang sumakay siya ng eroplano, kaya hindi pa siya nakakapagbihis. Namangha ito sa kanyang itsura, lalo na sa kanyang hairstyle, dahil nanigas ang kanyang bangs na parabang si Imelda Marcos. Usong-uso kasi ang ganoong buhok noong kapanahunan nila. Mga sis, look who! May retro party ba ngayon? Nagtawanan ang mga ito nang makita siya. Napahawak tuloy siya sa kanyang buhok. Anong masama sa hairstyle ko? Hindi na ba ito uso sa future? Ale, bar po itong napasukan mo, hindi costume party! Pang-aasar sa kanya ng isa pang babaeng mukhang gangster sa kapal ng eyeliner nito. Ale? Ako ba yung tinawag niyang Ale? Ako? Mukhang Ale? Hindi makapaniwalang tanong niya sa mga haliparot na babae. Nagtawanan lalo ang mga ito. Sino pa ba? Magbabar ka? Ganyan ang suot mo? Lumapit ang isang babae sa kanya. Ano namang masama sa suot ko? Kunot noong tanong niya habang napapaatras siya. Nagtawanan ang mga ito. Excuse me? Dumaan si Calvin sa pagitan nila ng mga babae. Sabay silang napalingon dito. Hindi nakaligtas sa kanya ang pilyong ngiti sa labi nito. Lalong napakunot ang noo niya. Hindi niya sinabi sa akin na mukha akong tanga sa fashion ko. Malay ko bang iba na ang kasuotan sa future? Ang gwapo talaga ni Calvin. Bulungan ng mga babae. Kaso babaero yan eh. Bulong pa ng isa. Habang nagbubulungan ang mga ito, sinamantala niya upang makatakas. Sinundan niya si Calvin kung saan ito pupunta sa loob ng bar. Madaming tao at masakit sa tinga ang malakas na musika. Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon, hindi katulad sa panahon niya. Tahimik lang nagiinuman ang mga ito sa loob ng bar o di kaya nagdidesko lamang ng maayos ang mga tao. Napatingin siya sa dance floor. Halos magwala ang mga babae doon habang sumasayaw ng kakaiba. Napapangiwi siya sa kanyang nakikita. Ang haharot na ba ng mga babae sa panahon na ito? Wala na bang Maria Clara? Sinundan na lang niya si Calvin kung saan ito pupunta, ngunit napahinto siya nang salubungin ito ng isang matangkad at napakagandang babae. Namilog ang kanyang mata nang maghalikan ang mga ito. Pakiramdam niya, nakikita niya si Topher na nakikipaghalikan sa ibang babae. Kumulo ng husto ang kanyang dugo. Lalapitan sana niya ang mga ito, ngunit bigla niyang naalala. Hindi nga pala ito si Topher. Hindi niya ito nobyo. Wala siyang karapatan. Napaatras na lang siya. Nakita niyang napatingin si Calvin sa kanya habang may kahalikan itong babae. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Napasimangot ito at agad na pinutol ang pakikipaghalikan. Parabang naramdaman ito ang kanyang lungkot na nararamdaman sa paraan lamang ng pagtititigan nilang dalawa. Agad siyang nag-iwas ng tingin kay Calvin. Baka magalit kasi ito sa kanya at baka hindi na siya nito tulungan. Tumalikod na lang siya at naghanap ng mauupuan. Sa di kalayuan, nakahanap siya ng isang bakanteng pwesto. Karamihan sa mga tao ay napapatingin sa kanya at napapangiti lalo na sa hairstyle niya. Miss,
Nagulat siya nang may lalaking bumulong sa kanyang tinga. Bastos! Agad siyang napatayo. Tinitigan niya ng masama ang lalaking naglakas loob lumapit sa kanya. Oops, sorry. Hindi ko sinasadyang mabastos ka. Binulungan lang kita dahil hindi mo ako marinig. Sigaw nito dahil malakas ang tugtog ng musika. Napalunok siya. Anong kailangan mo? I just want to ask kung isa ka ba sa mga aplikante ko. I'm the owner of this bar. Kakaiba kasi ang suot mo, kaya nilapitan kita. Ikaw, may-ari ng bar na to? Hinag. Yeah, napansin agad kita dahil kakaiba ang suot mo. Mag-apply ka ba bilang singer? Do you have a band? Napalunok siya. Napakabait talaga ng Diyos sa kanya. Mag-a-apply ako! Great! Napangiti ito. Napansin niyang may itsura ito. Marahil, may ibang lahi ito. I'm Brian, by the way. Nakipagkamay ito sa kanya. Ako si Ana Maria! Bahagya silang nagsisigawan habang nag-uusap upang magkarinigan silang dalawa. Doon tayo mag-usap sa office ko? Sige! Agad siyang sumama kay Brian. Sa hindi kalayuan, nakamasid lamang si Calvin sa kanya. Napakunot ang noo nito nang makitang sumama siya kay Brian. Napabuntong hininga si Calvin dahil naiinis ito sa kanya. Pasaway! Tumayo ito upang sundan sila ni Brian. Calvin, where are you going? Tanong ng babae kay Calvin. Just wait for me. May papauwin lang akong lola. Lola? Kunot noong tanong ng babae. Yeah, I'll be back, Rica. Hinalikan muna ni Calvin ang babae bago niya sinundan si Ana Maria. I'm not Rica, asshole! Sigaw ng babae. Napangiwi na lang siya. Nagkamali na naman siya sa pangalan ng kanyang chicks. I'm really not good on names. He will admit that he's a player. Iba't ibang mga babae ang kanyang dinidate buwan-buwan. Madali kasi siyang magsawa sa mga babae, lalo na pag nagiging clingy na ang mga ito sa kanya. He really hates commitments. Ayaw niyang magpatali sa iisang babae lamang. Para sa kanya, sayang lang ang pagkabinata niya kung isang babae lang ang makakasama niya. Samantalang, si Ana Maria naman ay tiwalang-tiwala ngayon kay Brian. Nasa loob sila ng private office nito. So, Miss Ana Maria, anong kaya mong gawin? Sing, dance, extra service? Tanong ni Brian sa kanya. Kaya kong sumayaw at kumanta. Kumakanta din ako noon sa Penguin, yung sa Malate. Penguin? Kunot noong tanong ni Brian. Oo, sikat na sikat yung bar na yun. Pero umalis din ako doon dahil nakahanap ako ng trabaho sa Amerika bilang dancer. Wait, do you mean Penguin Bar? 1970s pa yun ha? Hindi pa tayo pinapanganak that time. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Nakalimutan niyang nasa future nga pala siya. Ang ibig kong sabihin, yung lola ko kumakanta sa Penguin Bar noon, kaya nasa lahi namin ang magaling sumayaw at kumanta. I see. Tabingi lamang ang kanyang ngiti dahil muntik na siyang magmukhang baliw sa paningin ng lalaking ito. Kung ganun, hindi ka nag-extra service? Ano yung extra service? As for money. Namilog ang kanyang mata. Napatayo siya sa kanyang inuupuan. Diyos mio! Bastos ka! Hindi ako ganong klaseng babae! Napasign of the cross pa siya sa sobrang gulat niya sa sinabi nito. I'm sorry, relax, tinatanong ko lang naman. Hindi ko naman sinabing gawin mo. Ayos lang naman kung hindi, at least alam ko kung anong trabaho ang ibibigay ko sa'yo. Lalo siyang nanggigil. Hoy! Kahit anong mangyari, hindi ko ipinagbibili ang dignidad ko. Mamuti man ang mata ko sa gutom, hindi ko isusuko ang bataan ko para lang sa pera. Ganito na ba sa panahon ngayon? Wala na kayong respeto sa mga babae? Sigaw niya. Lola, tara na, uuwi na tayo.
Sabay silang napalingon ni Brian kay Kevin. Nakatayo ito sa gilid ng pinto habang nakasandal doon. Mukhang kanina pa sila nito naririnig. Kevin, lola mo? Biro ni Brian sa kaibigan. Magkakilala ang mga ito at magkaibigan. Akala siguro ni Brian nagbibiro lamang si Kevin nang tawagin siyang nitong lola. Napangiti si Kevin sa biro ni Brian. Yeah, she's my grandmother. Napakamot sa ulo si Brian. Kevin, iuwi mo na. Masakit sa ulo kausap yung lola mo. Maganda sana eh. Believe me, I know exactly how you feel, bro. Hindi naman lubusang maintindihan ni Ana Maria ang pinag-uusapan ng mga ito. Tara na, lula. Follow me. Tumalikod na si Kevin at lumakad palabas ng private room ni Brian. Pangiti-ngiti lamang si Brian. Huwag kang umiti-ngiti dyan, ha? Pasalamat ka, hindi ko bit-bit ang payong kong matulis. Kung hindi, napukpok na kita sa ulo mo. Tumakbo na siya palabas upang sundan si Kevin. Lalong natawa si Brian at napailing na lang ito. He finds her attractive and very interesting girl. Nahirapan si Ana Maria sumunod kay Kevin dahil madilim ang paligid. Mabuti na lang at matangkad ito kaya nakikita niya kung saan ito lumiko. Nang makalabas sila ng bar, nagtaka siya dahil papunta na ito sa parking lot. Uuwi na ba sila? Akala niya 4 a.m. pa. Kevin, uuwi na ba tayo? Yeah, sakay na. Sabay silang sumakay sa kotse nito. Bakit ang aga? Akala ko ba? Bakit ba ang dami mong tanong? Napalunok siya nang titigan ni Kevin ang kanyang mukha sa salamin ng kotse nito. Kahit nasa likuran siya, naramdaman niya ang koneksyon ng kanilang mga mata. Nagtatanong lang eh. Nag-iwas agad siya ng tingin. Iuuwi muna kita, baka mapahama ka pa eh. Nag-umpisa na itong magmaneho. Babalik ka pa para sa babae mo, no? Hindi ito kumibo. Manang-mana ka sa pinagmanahan mo, bulong niya. Doon niya naramdaman ang lungkot. Bigla niyang naalala si Tupper. Hindi niya lubos akalain na lulukuhin siya nito. Ang masakit pa doon sa best friend niya pa ang kabit nito. Napansin ni Kevin na nalungkot siya. Namumula din ang kanyang mga mata. Why? Tanong nito habang nagmamaneho. Wala, pinunasan niya ang kanyang luha. Napabuntong hininga si Kevin. You know what? I'm starting to believe you. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita makabalik kung saan ka man ang galing. Bigla siyang napatingin kay Kevin. Talaga? Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Oo na. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Sa tuwing titignan kasi nito ang kanyang mukha, bumibilis ng kaunti ang tibok ng puso nito. Hindi nito maiwasang magandahan sa kanyang simpleng mukha. Maraming salamat, Kevin. Malaking tulong sa akin ang paniniwala mo sa nangyayari sa akin. Pwede bang mag-request? Request agad? Biro nito. Sige na. Gusto kong puntahan bukas ang bahay namin. Gusto kong makita ang magulang ko pagkasakaling buhay pa sila ngayon. Napatingin ito sa kanya. Bahagya itong nakaramdam ng awa para sa kanya. Sige. Salamat, Kevin! Ngayon pa lang, excited na siyang makasama ang kanyang mga magulang. Nagdasal siya na sana hindi totoo ang sinabi ng mga immigration officer sa kanya. Sana hindi totoong patay na ang mga magulang niya sa panahong ito. She wanted to hug them. Panigurado, hinihintay siya ng mga ito.